Mga kapuso, kinilala po bilang isang party list ang grupong Ang Ladlad. Sila po ang kumakatawan sa mga bading, lesbiana at tinatawag na bisexual. Pinapuran ng Korte Suprema ang grupo at binaligtad ang naunang desisyon ng COMELEC na i-diskwalipika ang Ang Ladlad. Nakatutok si Chino Gaston. Wala nang balakid sa kampanya ng grupong Ang Ladlad na mabigyan ng boses ang mga bading, lesbian at bisexual sa Kongreso. Sa botong 13-2, binali ng Korte Suprema ang desisyon ng COMELEC na huwag bigyan ng akreditasyon ng grupo. Ayon sa COMELEC, di raw akma sa moralidad ang paniniwala ng grupo patungkol sa sexualidad. The Supreme Court in a vote of 13-2 today directed the COMELEC to grant the application of Ang Ladlad for party list accreditation in the May 10, 2010 national elections. Sa kanilang ginawang desisyon, sinasabi ng Korte Suprema na hindi pwedeng gawing basehan ng COMELEC ang relihiyon o moralidad para i-disqualify ang grupong Ang Ladlad mula sa party list system. Ina Justice Renato Corona at Arturo Brion lamang ang kumontra sa desisyon dahil sa paniniwalang hindi raw kabilang sa sinasabing marginalized sector ang grupo. Ipinagbubunyi man ng grupong Ang Ladlad ang naging desisyon ng korte, medyo biti na raw ang nalalabing panahon para sa kampanya. Pero naniniwala ang mga miyembro ng grupo na nakatulong pa nga sa publicity ang pagdiskwalifika ng COMELEC sa kanila. Ang sinasabi ko nga, ang best campaign manager ng Ladlad, yung second division ng COMELEC, Commissioner Ferrer, Yusuf Tagle, maraming salamat po sa inyo. Handa naman ng COMELEC na sundin ang kautusan ng korte. Pero duda ang komisyon na makakahabol pa ang grupo sa kampanya. For Ladlad, I suppose they will have to play catch-up with the campaign. And that might be something that will be very interesting to watch. Wala namang malaking aberyang idudulot ng desisyon ng korte sa takbo ng eleksyon dahil noon pa may itinama na ang pangalan ng Ang Ladlad party list sa mga iniprentang balota. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.